Thank you.
Magandang gabi sa inyong lahat. I'm back and na-miss ko kayong lahat. Ako ba na-miss nyo? Kahit na nga, dumating na ang bare months, no? And ang dami nating ganap sa TBA. Did you guys attend yung webinar natin about the food trailer business? Kung hindi pa kayo naka-attend, ay pwede ninyong panoorin yung replay nun sa ating website. So yun, just log in sa dashboard ninyo sa www.thebailiwickacademy.com and then just look for free courses. So, also, we made this program just for you guys kasi we want to help you scale up from being home bakers and home cooks to legit business owners without the high cost of a brick and mortar restaurant. Kaya check it out. Okay? So if you have any questions about the food trailer business program, you can always send a message to our Facebook page and we'll be happy to answer your questions. Right? So speaking of business, bare months na guys. So ano bang ibig sabihin nito? It's the time for us home bakers and home cooks to prepare for the busiest time of the year. So ito na yung nukdukan ng ating pagiging entrepreneurs. Say hello to sleepless nights and ay maletas. Tayuan for long periods of time. Pero carry lang yan dahil mataba naman yung wallets natin, di ba? So, pero kahit busy-busy pa tayo ha, huwag kalimutan na magpahinga at mag-vitamins dahil health is wealth. So, guys, may plano na ba kayo kung ano yung ibebenta ninyo? Yan. Kung wala pa, meron tayong more than 200 online classes dito sa The Bailiwick Academy. And sigurado akong may mapipili ka for your future bestsellers. Yung mga packaging ba natin, eh, nakahanda na. Nakalibrate na ba yung mga ovens? Napalinis na ba yung mga mixers? Well, timing talaga dahil I'm sure our guests will be able to give us tips on how to prep for our busy months dahil ang ating guests ay hindi lamang isang award-winning na pastry chef but isang entrepreneur din. So let's all give a warm Bailiwick welcome to Chef Ellie Salar. Yay! Hi Chef Ellie! Good evening! Hi! Ayan, medyo choppy yung video mo, Chef, ha? Nasa province ka ba ngayon? Yes, I'm so sorry. Nasa province ako ngayon. Nasa Leyte. Nandito ako actually sa farm. Nasa farm. Yeah. Okay. So medyo last minute yung punta namin dito kasi medyo importante lang. So I can't cancel yung ano. So, yan. But I hope you bear with me. Yeah, thank you Chef na ano nandito ka pa rin with us dito sa live stream natin. Kahit na choppy yung video mo, okay naman yung voice mo. Naririnig ka pa rin naman namin. So okay lang 'yan, Kenya. Ayan. Good, sounds good. Okay. So Chef, yung bare months is really the busiest time for us entrepreneurs in the food business, mm-hmm. No? Can you give us tips on how to prepare for this busy time? Well, ang pinaka-importante, which is yung ginagawa namin ngayon, is to plan ahead of time talaga. Success, failure is the absence of preparation. So yung success natin... Wala na wala si Chef. Ano ba yan? Yan, planning is the key, sabi nga ni Miss Eileen. Chef, nawala. Okay pa ba ako? Narinig mo pa ako? Ayan. Oo. Yes, bumalik ka na. Success is the ano sabi mo siya? Sabi ko failure is the absence of failure preparation. Failure pala is the absence of preparation. Okay. Yes. So, yung success natin is nakadepende kung prepared tayo for the holiday season. So, plan your menu kung ano yung ibebenta natin for Christmas. So, which is yung ginagawa namin. Hindi pwede na mag-plan ka ng menu mo for Christmas na December na. So, pag September, October, kailangan nakaplano na kung ano yung ibebenta natin. Okay. So, ngayon pa lang, guys, dapat naka-prepare na kayo sa mga ano ibebenta ninyo para sa Christmas, no? So, yung mga ingredients, ihahandaan nyo na yan. So, you have to
plan your menu, tapos kasama na dun yung mga ingredients and mga, kasama yung mga packaging, di ba? Kasama rin yung packaging kasi madalas yan, ano eh, naghahabol kapag papalapit na yung Christmas o kaya naman bigla ka, para maiwasan yung mabibigla ka na lang na, ay, wala na palang ganito, wala nang ganitong ingredient. Tatakbo ka naman sa grocery. So, mga iwas stress, no? You have to plan ahead of time, di ba? So, eto chef, do you think it is wise to just have a product or two versus a lot of selection as a home baker or home cook? Hello, I'm sorry, ano yan, Ma'am Grace? Do you think po it's wise to have a product or two versus a lot of selection as a home baker or home cook? Ay, nawala ulit. Pasensya na kayo guys kasi on data lang si Chef Ellie nandun siya sa province. Ayan. He's reconnecting. Medyo mahina yung signal nila dun sa Leyte. Magka-call a friend na ba ako? Ay, okay na ba? Okay lang. Ayan, Chef. Sige nga. Salita ka ulit. Medyo pinapawisan na ako dito. Ako na ba sasagot? Or magka-call a friend ako? Ayan. Ito kasi, napag-usapan na natin to before, no? Ano ba yung tanong ko? Is it wise to give to have a product or two, no? Versus a lot of selection. So, mas maganda kung meron kang isang product. 1 to 2 products lang, no? Per na i-offer during ganito, Christmas season or bazaar season. Diba? So yun, mas maganda yun versus doon sa ang dami-dami mong i-offer na mga products. Yes. Kasi mas madali yung inventory. Diba? Mm-hmm. Yeah. So yun. Ayan, Chef, you're back! Okay, ano naman po yung take mo, Chef? Well, ganun din sa amin. Actually, pagka Christmas, yung nilo-launch lang talaga namin na product, para nakafocus kami sa isa o dalawang products lang talaga. And then, yun yung pinoproduce namin na marami. Uh-uh. Isang 1 to 2 products lang. Ito, Chef Kay, ano, question ni Mami Lot. Anong pastries po ang best for Christmas? Plan ko po 2 product lang para mabilis. Well, usually, ang pinakamabenta naman talaga for Christmas is yung mga comfort na pastries. Kung ano yung nakasanayan natin as Filipinos, yun yung patok. Yung pangalawa, ayan. Okay. Siguro sasagutin niya ni Chef Ellie sa ano, sa comment section. Na? Okay. So Mami Lot, we will inform Chef Ellie about your question and babalikan niya yan. Okay? So, yan. Oh, sorry. Okay. Yeah, so, sorry. Just to give you an idea para okay. Nagawa lang akong excuse. yung nag-invite sa akin si House Speaker Romualdez and then kahapon lang so I cannot really say no. Chef, Hindi ka namin narinig kanina. So, can you please, ano, yeah. Ulitin yung answer mo? Yes. So, yung, dalawa siya. So, unang-una, yung something na, comfort food, comfort pastries natin. Mabilis siya talaga yung ibenta during holiday season. So, kung ano yung mga traditional, kasi parang hindi, okay. Yan. Tama naman yun, guys. Mga comfort food. Kung ano yung mga ano nila, no? Mga gusto nila. Ano ba yung mga comfort food ninyo, guys? Kasi minsan, kung ano yung gusto natin,
yun din yung gusto ng customers natin eh. Diba? Oh my God, I'm so sorry. Chef, so doon ka lang, doon ka lang kanina, doon sa kinatatayuan mo. Okay na yun. Ganun din eh. Ganun din. So, okay na. Anyways, yung pangalawa yes. is yung comfort food, chef, yung sabi mo kanina. Yeah. So, yung pangalawa naman is something unique. Kasi, karamihan ng mga tao naghahanap ng something na unique for gifting. So, something yun unique. Yung pinag-aaralan okay. natin usually for something bago. Mm-mm. Yun. Tapos, so comfort food and then something unique. So it may not be something na super unique, no? Pero you can put your own twist doon sa product yes. na yun, di ba? Uh-huh. And syempre, aartihan mo na rin yung packaging para maganda siyang pang-gift, di ba? Yan. Yan, sabi nga ni Mami Lot, just like the French tarts of Chef Ellie. Yes. Na ila-launch natin mamaya, Mami Lot. Yan, ito si Miss Maria sabi niya bibingka, kasava cake, banana loaf and calamansi loaf. Very Yuletide season. Yes, that's correct. Yan, ito chef, yung ang dami-dami ng mga stores na nag-reopen ngayon, no. Meron talagang slump sa sales ng mga home bakers and home cooks. So how can we even compete with business owners who have a physical store? Mm-hmm. Yeah, sobrang hirap talaga ngayon yan and very challenging. Na-experience din namin yan, yung competition, yung simula nag-open na lahat. Yung para sa amin, ang isa sa strength ng company namin is yung customer service. We build relationships talaga sa mga clients namin, lalo na yung mga corporate clients namin or parang yung mga regulars namin. We build Wala na wala ulit. Okay. Naglalakad-lakad kasi si chef kanina. Okay. Wait lang ah. Okay. So maybe I can call... Nandiyan ba si Steph? Nandiyan ba si Steph sa background? Maybe I can call Miss Steph para meron tayong kasama dito, kachika ko. Hi, Steph! Hi, Steph. Ayan. Hi, Miss Grace. Always here for you. Ayan. For thank you, baby girl. Unang gabi po sa inyong lahat. Hi, Chef Ellie! All the way from Leyte. Ayan, nag-freeze na si Chef. Alam mo naman, Miss Grace. Thank you for joining us, Steph. Of course. Anytime. Sabi ko naman sa'yo, nakastando. Anyway. Ready, kilay, no? Oh, yes. Of course. Kilay is never, kailangan nandyan siya kasi sabi nga natin, kilay is life. So, ayan. Mm-hmm. Dapat ready lagi. Pero si Chef, correct. I was talking to him yesterday. Parang sobrang busy siya. Pero sabi niya, because of TBA, he will be here. So, ayan. He's really trying yes. his best na makakonect. So, ayan. Belly workers, mahal na mahal tayo ni Chef Ellie. Kaya pasensya na. Anyway, all the questions that have been asked for Chef Ellie, we'll ask him and then we can post it maybe here or ipopost natin tomorrow. Mm-mm, chef, correct. Okay ka na? Or baka nahirapan na si Chef? Oo, baka hindi na mag-guest ulit si Chef sa atin next time. Ayaw na niya sa atin. Kasi, pero nakita ko kaninang comment. Ang gwapo daw na pagka-freeze. Okay naman. Ang gwapo. Ang totoo naman. Oo. O diba, Chef? Si Miss Lena, do no sound? Guys, can you hear us? No sound. Oh no sound. Pero okay naman kami, guys, no? You guys can hear us. Naririnig kita. Okay naman. Naririnig ka, Miss Grace. Pero tayo lang nag-uusap. Meeting. Oo nga eh. Ayan. Ayun, may sound. Okay na kaya si Chef? Chef. Hi, Chef. Ayan. Ikaw, okay. Steph, anong offer mo sa sa Christmas? Naka-ready ka na ba? Actually, oo. Ready na. Hindi. Usually naman, what I sell sa Christmas season is my best sellers talaga. Year-round. Parang nila-let go ko yung mga decorated cakes, yung mga customized cakes. Kasi ang hirap niya, Miss Grace, gawin, di ba? You were also a cake decorator before. Di ba ang mabusisi siya, and then yes, you need at least a day or 2 days para buuin ng isang cake. So, good luck naman sa atin kung like 20 yan mag-order sa'yo, 50, di ba? So, nung nag-bake ka pa, Miss Grace, what are your best sellers?
Ay, pwede ko ba itanongin? ako yung nagtanong kanina. Parang napunta sa akin. Baliktad na. Ayun. Pero siyempre, mga bestsellers mga natin, diba? Mga cupcakes pa rin. Yes. Yung ano, yung bestseller sa akin, cupcakes, brownies, mga ganun pa rin for Christmas kasi ano, mas madali siyang pang-gift, yung transport din, yes, okay exactly. Din. Ganun. Exactly. Kasi handy siya, 'di ba? Parang hindi ka na mag-worry ng mga loaves. Ayun, yan tama 'yun. Mga handy, easy to carry, tapos yung matagal mag-expire. Kasi syempre, when they receive a lot of gifts pag Christmas, minsan nakakalimutan na lang yung mga binili nila sa atin, di ba? Oo. Yun. Correct. So, pero para mas ano, no, mas maiba sila doon sa ibang mga nagbebenta, then, ano, maybe they can try yung latest class natin with Chef Ellie. Oo. May kwento ako dyan, Miss Grace. Okay. So, ano I'm privileged yan. Enough na tinrust ni Miss Grace to go to the shoots ng mga chefs. So, lagi ako, feeling ko talaga nauuna, sobra akong swerte kasi lagi akong nauna, I get the preview of the products that, to be launched. Isushoot pa lang siya, nakikita ko na. So, talagang happy ako. Anyway, sa shoot na to, grabe, na-impress talaga ako sa itsura pa lang ng product ni Chef Ellie. Ang ganda, parang it's my first time to see a really, really well-made na French tart. Oh, not to say naman the others aren't beautiful, no? But this one is exceptionally beautiful. Sa patay sablay pa lang, sa crust pa lang niya, sobrang perfect na Miss Grace. And it is discussed in detail. Anyway, may preview tayo, di ba? Ba't baka nagkukwento? Para mas ma-visualize nila. Ayun, panoorin na lang nila. Sige, yes. Ay. Parang ayaw din magpakita ng preview. Preview, ayaw ano din. Oo. Ano gusto talaga kanina, nila surprise. Oo. Kanina lakas ng ulan dito sa amin. Sa inyo ba? Yes. And you, Bailiwickers, malakas din ba ang ulan? From what I know, tapos na daw yung Mercury retrograde. So dapat maging okay na yung panahon. Kasi during pala the Mercury retrograde, there will be interruptions in the communications, yung mga cell signals, tapos yung weather medyo, you know, krung-krung. So sabi nila tapos na, pero apparently hindi pa rin. But anyway, hindi pa ba? Oo. So while we're waiting, ready na ba yung preview? If we're still waiting for the preview, may kukwento rin ako. Isa pang class, di ba? Dalawang launch tayo. Today. Wait lang, ayan na. Comment ako dun sa kanina. Ay, ito pa na. Ito na. Ayan. Hi, my name is Chef Ellie Salar and welcome to the Bailiwick Academy. I will teach you everything about French tart. What is French tart? So French tart is made of pâté sablé. So pâté sablé is a basic or standard French pastry dough. Out of French tart, you can make a variety of different sweet pastries or different types of tarts. So do you need experience or do you need to be a baker to be able to make a tart or French tart? I believe that these recipes are super easy to make that you can make it at home even without prior baking experience. So you will learn 5 different recipes for our tarts today. So we have pistachio creme brulee. We have chocolate salted caramel. And then we have pecan tart.
mango cream cheese, and I will share a bonus recipe, which is the raspberry tart. Experience the art of French pastry making and create stunning tarts with a flaky, buttery crust and variety of sweet fillings. Only here at the Bailiwick Academy. Amazing! Grabe! Ang swerte mo, Chef, nandun ko sa shoot! Salamat sa pinadala mo, ah! Diba, Miss Grace? So, thank you for the trust. Kasi I witnessed that every shoot. Pero this one talaga, exceptionally maganda. Agree ba, guys? Ang ganda, no? Sobrang social. Grabe. So, they won't really have a hard time standing out. Yes, Miss Grace? Yung pinadala mo sa akin, sabi ko, grabe, ang ganda ng pagkagawa. Sabi ko, wala, paano nagawa ito? Walang seams. Yung diba? Diba? Right. Grabe. Oo, grabe so, talaga, Chef Ellie. Yun nga, so guys, yung sabi ni Miss Grace na walang seam na tarts, matutunan niyo yan. Madali lang. Madali lang. It looks so easy when Chef Ellie was explaining how to do it. Kasi sabi naman niya pwede for beginners. And the feelings of, sana hindi ko mag-overshare, no? But sobrang excited ako. Yung feeling, sobrang dali gawin. Pero sobrang sarap, Miss Grace, di ba? Grabe. Bawat you won't believe. Bawat kagat mo nung tart, grabe. Parang it's just so perfect. Hotel. Totoo. 6-star pa yata eh. 6-star pa. Parang French baker na ang peg ko pag nako, Miss Maria. Nako, parang executive chef pag nagawa mo yan. Oo. Correct. Grabe, sobrang ganda. Grabe. And syempre, no, uso yung mga pasabog natin dito sa TBA. Hindi lang isa yung ilo-launch natin na class tonight, di ba? Yes. So, dalawang ilo-launch natin. Ano nga yun, Steph? Well, syempre, pag may pastry, anong kapareho or kapartner ng pastry? Ano ba, guys? Alam nyo ba? Sige nga, tingnan natin kung alam nyo sa comments. Hindi nila alam, Miss Grace. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Walang ano. May delay lang yan. Ayan o. Kape. Sabi. Ayan. So, guys, you're right. We will be coming up or we'll be launching a very special coffee class. Kasi, Miss Grace, alam mo yun, syempre, uso na yung kape, di ba? Kahit saan na lang may kape. Pero ito, syempre, kasosyalan na naman. Very, very simple coffee concoctions, pero sobrang sarap. And, hindi lang yun. May kasama pang pastry na ipapartner mo sa iyong kape. So, yon. Yon. And natikman mo rin to, di ba? Napagpadala din si Chef Ellie sa'yo after the shoot. Yung pastry. Yung pastry, oo. Kasi yung kape naubos na namin. Hindi yes. Kami nakatulog ng gabi. Kami ng prod team. Oo. Kasi sa sobrang sarap. Special kasi. Ayun. Oo. Yung yan ah, akala ko normal lang na pastry yan, pero kakaiba rin talaga. Alam mo ba dito kay Chef Elia nung utak nito, no? Grabe. Kasi parang ang ano lang, na parang pagtingnan mo, sobrang parang simple lang. Parang nakita ko, ay, ganun lang. Alam mo naman ako, Miss Grace, ay. Pero nung natikman ko, oh my gosh, hindi siya the normal, you know, hindi siya the normal, that kind of pastry. So, para malaman nila kung what we're talking about, siguro pakita natin, Miss Grace, yung preview ng ating artisanal coffee and pastry pairing. Yan. Ay, wala pa. Ayaw din. Ayan. This class will help you grow your coffee and patisserie business by learning firsthand from my experience in how I incorporated coffee in our pastries. And it also helps us a lot to grow our revenue by pairing a good quality coffee in our pastries. So for this class, you will learn the basic of espresso. We will make espresso-based drinks. You will learn how to make proper cafe latte, cappuccino, cafe mocha. We will also make specialty drinks, which is matcha and then Spanish latte.
And I will also teach you how to make special pastries to pair with your coffee. So for this class, the good thing about this is I will show you how to make a proper espresso-based coffee drinks, at the same time how to pair it with easy-to-make pastries, which is actually a cube pound cake with, I will share you four different flavors. For the equipments, especially in our coffee, nowadays coffee business is growing, so it's super easy to find coffee equipments here in Manila and in the Philippines. And the pastries is very straightforward recipe. Sobrang dali niyang gawin. And then it also lasts longer, so hindi siya complicated. So it's super easy. And the ingredients for our pastry is very straightforward and it's easy to find here in Manila. I choose simple ingredients for this recipe. This class is perfect actually for a mobile coffee business. If you want to venture into a bazaar and food truck, this is perfect because our setup is a very small setup and you can move it anywhere you want. And the coffee recipes are very easy to make, and same thing with pastries. I would like to invite you to join me in this artisanal coffee and pastry pairing class. This class will definitely help you grow your business if you're into home baking that would like to transition to a full-time pastry and coffee business. So this is a perfect class for you. Yon, grabe. Ang sarap na naman. Hindi na naman ako nakasama dyan sa shoot na yan. Swerte mo talaga, Steph. Nakamute ka, Steph. Ayun na nga. Sabi ko nga. Kaya, Miss Grace, lagi kang busy. Ah, para ako laging sama sa shoot. O, diba? Nainggit na ako. Ayun. There are other questions here that I can probably answer kasi Chef yeah, Eddie, kasama ka na one nun eh. Oo, kasama ako. Ito yung may sinabi dito na about the brulee. For the brulee, kasi di ba po overtime. Basahin natin yung question. Yeah. Oo. From Miss Ethel Guerrero. I have a question po. For the brulee, kasi di ba overtime, nagme-melt siya kasi nga made of sugar. Miss Ethel, the answer is in the class. So, yon. You need to buy the class. You need to have the class. Kasi nandun sinagot yan ni Chef Eli. He discussed about the shelf life, the packaging suggestions. Actually, pwedeng-pwede siya talaga pangbenta. At ito, I'll give away na lang one aspect. The tart shells can last you a very long time. Frozen lang. So, you can have that ready. And then, fill mo na lang when you have orders. So, yon. But I'm not gonna give away the other instructions of Chef Eli because you have to, no, have the class. Secret. Secret. How many days will the French tarts last? Diba mag-iiba ang quality ng tart shells after 2 to 3 days of Mr. Alfredo Santos? Sir, Mr. Alfredo, nasagot din yan ni Chef Eli sa class. So, yon. All your questions will be answered. Actually, yung dalawang questions na answer na dun yun sa class. Hindi daw mag-iiba ang quality. Okay. As with any product. As with any product na walang preservatives, because of course, as much as possible, we want our food that the intake of food na tinitake natin or kinakain natin is as clean as possible, di ba? So we don't put preservatives. Kaya, yun, secret. Sabi niya, yung answer, basta, yung, kasi you can, ito lang yung clue, guys, pwede mo siyang ibenta. So when, pag sinabi namin pwede ibenta, that means meron siyang shelf life. May katagalan naman siya. But of course, if you want to know more, buy the class. Yun. Oh, yun. Okay, ito kay Miss Maria. Pwede pong gawing bottled drinks ang coffee variants? Pwede.
Oh, Chef Ellie, sinagot ko na. Oh, pwede, pwede. Pero yes, you can. Pwede naman, possible talaga. But what Chef Ellie is teaching is to serve the coffee and the specialty drinks as fresh as possible. Kasi parang yung concept ng class is actually perfect for our food trailer, Miss Grace, yung food trailer business natin. Kasi correct. It's really made for small spaces, pati yung sa pag gusto ko na ikwento yung class, pero kasi yung setup niya parang ginaya sa food trailer. So even the packaging that we put out there, parang para talaga sa small, kasi di ba uso na ngayon, you know, the brand that's almost everywhere now na kinakalaban yung SB, pero siya food trailer lang siya, parang ganun. So this class is really perfect for mobile businesses. Yes, that's correct. And yun nga yung request ko kay Chef Ellie, no, para doon sa food trailer business package natin. So for those na hindi maka-avail nung buong package ng food trailer, then we offered this as a separate class din para doon sa mga para doon sa ibang students natin, no? Pero if you're already enrolled, thank you nga pala doon sa mga nag-enroll noon sa food trailer business package namin. And you don't have to enroll dito sa coffee class kasi kasama na 'yon doon sa binayaran ninyo. Wow, so, generous mo, Miss Grace. Oh, ang dami nating bonuses doon, ha. Oh, ano pa, Miss Grace, yung mga kasama doon sa food trailer? Yung mga bonuses natin, meron tayong burger obsession, just wing it, itong artisanal coffee pairings, and also dim sum 101, o di ba? Ready na sila. Ay, bongga. Wala na talaga sila hanapin. Wala nang lusot. Sila na lang kulang. There's really no excuse, guys. So bakit pa, di ba? Ba't pa mag-iisip? Go na. Enroll correct. Na. So we provided you with the concept, tapos noon meron na ring trailer, 'di ba? So saan ka pa? 'Di ba? Wala na. Uwi na. May nanalo na. Oo. Ito may question si Mia. Ito ba si Regema? Yan, nung pinurchase ko ang quick breads, na-overwhelm ako sa pag-bake. Lakda ako pagkatapos ginawa ako lahat eh. Nag-misto lang dessert buffet ang dining table ko. Ang saya tingnan. Hindi pala siya question. Comment lang. Yan. Thank you, Miss Jem. Jem ba siya? Or Reg? Si Miss Regema siya din. Wala lang. Siya si Jem. Binigyan ko lang siya ng nickname. A nickname? Kunwari. Okay. Ito naman kay from Miss Cheryl. What espresso machines do we need po? There are a lot in the market. So, I forgot what we use in the shoot, pero it's from what I know, Chef sa cafe ni Chef Eddie, yung Miss Grace, paano ba i-pronounce yun? Yung cafe ni Chef Eddie. Yung patisserie na chocolate. Tama ba? Nahiya ako kasi, oh my God, baka mali, di ba? So, anyway. Tama ba yung pag-pronounce ko, Chef? Tama ba, Chef? So, anyway, ang kwento ni Chef Eddie sa shoot, when sa cafe niya, they're just using a single head parang single lang yung nilalabasan ng espresso. So you can actually choose depende po sa need ng business mo. So if you're really busy, you can opt for the two head. Kung hindi naman yung focus mo, hindi naman focus lang yung kape, then you can just have the one head. And madaming brands sa market. So it's really up to you to do the research. Kasi iba pag sinabi namin, tapos hindi pala akma sa business mo. So it's better na tayo yung maghanap, tayo yung mag-research for the equipment para sa ating business. Correct. Yan. Meron pa ba tayong ibang questions dito? Ay, may mga sagot pala si Chef Ellie. Naku, Chef Ellie! Sinagot! Ayaw mo sabihin eh, sinagot niya tuloy. Ayan. Sinabing si Chef Ellie. May comment si Chef Ellie. Pero I think nasa YouTube yata ito yung sagot niya. I don't know dun sa kung nag-a-appear din sa Facebook. Pero pa-copy-paste na lang, guys. yung comment ni Chef Ellie. Huwag na. Nasa YouTube yata napunta. Kasi we're live streaming on three platforms. Two platforms pala. Three pages. So yes, available tong live stream natin sa YouTube, sa Facebook page natin ng Bailiwick, and sa Facebook
Facebook page ko na Grace Parazo. Ayan. Okay. Meron pa? Meron pa. Ano pang na-miss natin? Meron pa. So, okay, yung Tarte molder po, saan po available? Meron po bang alternative molder para di magkamali sa pag-bake? Salamat po. The Tarte molder is available sa baking stores and Chef Eddie also said it's also available online. Yung Tarte molder is the perforated one. Shucks, wala akong picture. Pero makikita nyo sa class, syempre pinakita doon. May mga butas-butas siya sa side for better air circulation. Pero kung wala naman kayong ganyan at medyo namahalan kayo sa... Pero hindi siya mahal ha. Pero pag, kunwari, meron naman kayong mga tart mold sa bahay, pwede naman yun. Even the yung mga tarts na maliliit, pwede yun. Nabudol ka na ba, Steph? Siyempre. After ng shoot, nag-order na. Nag-check out na. Laman naman, Miss Grace. Taga tayo. Papahuli na tayo. Na nga ako sa class eh. Oo. Sabi ko nga eh, ala, saan kaya makakabili nito? Hanap naman na. O, diba? Ang ganda kasi, makikita mo sa class, ang ganda niya. Oo, yes, ayan. Correct. Ayan, may comment si Chef Ellie na you can go to Allegro Beverages daw or contact me directly so I can recommend. Ayun, ayan. I so think pwedeng... this is the machine, no, Miss Grace? Yung machine to. Oo, ata. Yan yung ano. Meron na pong akong tart molder. Class na lang kulang. Mr. R. Franco. Sir Ariel. Yes. Yon. Later perfect. Na po. Perfect. Oo. So, ano bang mangyayari ngayon, Steph? So, meron tayong dalawang classes, no? Na ilo-launch. Pero mamaya pa. Diba? Mamaya pa. Oo, mamaya pa. Sagutin mo daw yan muna, Miss Grace. Ano yan? Miss Grace, Ms. pwede pong hindi included ang trailer sa trailer business class. Yes! Meron kami starter package, guys. So, we have 3 packages, no? Yung starter, yun yung online class. 8 weeks yun na lessons natin. Done via Zoom. So, yun. Kasama dun yung... Ano makasama dun? Entrepreneur Mindset, Branding 101, Mobile Food Photography, Marketing... Hindi ko memorize. Marketing, tapos yung accounting, legal, and taxation, ganyan. And business planning. O, oh, diba? So, yun. Basta yun, duration nun, 8 weeks, magsa-start ng October 9. Sulit, so, we have 8 weeks? Oh, wow. Oh, grabe. Para pala siyang course talaga, Miss Grace. Ay, sorry, na-interrupt kita. Pero I'm amazed, ha? Parang hindi lang siya class, pero course siya talaga. Yes, may mga assignments pa yan. Hala! Oo, kasi syempre, di ba? Alam mo, dapat kung paano patakbuhin yung business mo. So, tuturuan ka namin kung paano siya i-run yung business mo. So, ni-remove na namin yung mga problema mo, mga katanungan mong agam-agam mo dyan sa pagtatayo ng business ng food trailer. So, yun, nandiyan kami. Hindi lang ako yung nandun, guys, ha. Buong team ko, dinala ko para doon sa class na yon. Grabe. Oh, siksikan. Diba? Siksikan yung mga coaches, di ba? And guys, yung mga coaches na nasa course na to, hindi coach-coachan lang, ha. They're really experts in their respective fields. Talagang, alam mong, tried and proven and... Alam mo, yun talagang ginagawa nila. So, di ba, parang wala, there's really no reason na, I mean, the success rate is really higher than the rate. Yeah, alam mo yun, yung success, parang diba? Geared for success ka na eh. Oh, no problem na. Correct. And kasama rin natin doon sa food trailer business package natin yung si Chef Ellie, 'di ba? Kasi alam niyo guys, na-invite ko si Chef Ellie para doon sa class na 'yon kasi nakita ko on how he works doon sa niya, sa cafe niya. And I was so impressed talaga kay Chef Ellie kung how he manage yung staff niya, tapos yung commissary nila. How they prepare their food, yung pinaprepare nila doon ng mga ng mga pastries. Grabe no, Step, 'di ba? You've been there din doon sa place nila. Yes. Grabe. Ang galing. Perfect si Chef Ellie talaga to teach the segment about food preparation kasi ang grabe the commissary, we were so impressed. Simple lang pero
you know it's very efficient, it's very hygienic, kasi pati tayo, di ba, may mga hairnet pa pagpasok natin. Correct, oo. I'm so excited. Galing. So, yung i-cover ni Chef Ellie dun sa class na yun is yung business basics and food preparation, di ba? So, yung mga technical about restaurant stuff, food trailer stuff, yung mga ganon. Yes. Handling your food. Yes. So, yan. Kasama yon sa class ni Chef Ellie. Yan. So, yung sa starter, it includes yung sa online classes natin and the bonuses na sinabi ko kanina, no? Para kapag nag-iisip pa lang kayo, para doon sa mga... para doon sa mga wala pang concept, no? Kasi yung iba gusto magtayo ng trailer, wala pang yung may benta, hindi sila makapag-decide. So, bibigyan na namin kayo ng food concept, diba? Kaya sinama na namin siya sa class. And yung sa premium and comprehensive package namin, nandun yung may kasama ng food trailer. So, yun. So, it's done by application, yung premium and comprehensive natin. Kasi limited lang, guys, yung tatanggapin namin para sa premium and comprehensive, para maalat namin yung time namin para sa inyo, di ba? So ayaw naman pansin namin yung mabigyan pansin natin yung mga concerns nila, yes, di ba? And pati yung mga coaches natin. Tama. Yun, personalize yung ating approach. Meron nagtanong kailan daw enrollment nito. I think it is ongoing. The yes. enrollment for the starter package. Also for the application naman for the premium and the comprehensive packages are ongoing. So just head over to our pages or you can just shoot us a message para we can help you out. Diba, yes. Miss Maria? Yeah. And may ano si Miss Jersey? Paano Jersey. Ba makarating sa akin dito yan? Kasi I think she is in New Jersey. Paano daw makarating yan? Pwedeng-pwede yan, Jersey. Yun nga, na-mention ko yun before na pwede naman namin siyang i-ship outside the Philippines. Pero kailangan ninyong malaman kung ano yung mga requirements doon sa country ninyo. Kasi bawat country, iba-iba yung requirements eh. Katulad nung isang beses na meron kami nakausap na taga-Australia, meron silang specific requirements para doon sa trailer mismo. Kung anong material, kung ano yung dapat na layout, yung mga ganun. So, merong mga ganung requirements bawat bansa. So, you just need to know kung ano yung kailangan doon sa country ninyo. And then, for the shipping naman, pwede naming i-ship yan. Meron naman tayo mga partners na via sea. Yan, sea cargo. So, pwedeng-pwede. Okay? Yes. Of not course, syempre, excuse, sa kanila na yung shipping fee nun, di ba? Of course. Wala talagang excuse, Miss Grace, kasi kahit sa ibang bansa, pwedeng-pwede. Grabe. Tapos dito sa sa atin, we ship nationwide, so kahit na nandito tayo sa Luzon, no? So we can ship sa Mindanao. So pwedeng-pwede yan. So guys, bago pa kayo nag-isip, naisip na ni Miss Grace yan. Di ba? So wala. Dami kong tanong before. Wala, yes. Paano kaya natin to gagawin, mga ganyan. Kulit ni Miss Grace, grabe. Kinakusap niya yung sarili niya. Pero ayan na nga, si Miss Grace. Sinagot naman ako. Sinagot ka naman. Tapos ayan na nga, sobrang planado. Parang Miss Grace thought of a program na all your questions will be answered. All your fears ay gagabayan kayo. The coaches will hold your hand, sabi nga. Para hindi kayo kabahan. Kasi we know, or Miss Grace actually knows how it feels to start something na wala kang alam. To start something alone. So ayan. Kasama mong TV, di ba? Ito na. Oo. Correct. So guys, yan. Yung mga hindi napanood, yung The Ultimate Blueprint to Launching Your Food Trailer Business, it is now in your free courses sa dashboard. So yun, yes. Watch away. So log in lang kayo doon, guys. Mm-mm. Yan. Okay. So yan yung ating food trailer business package. At meron pa! Meron pa? Meron pa pala. Guys. Oh. Ayan. So mamaya, so ina-launch natin itong dalawang classes na to. Mamaya, no? 12 midnight. September 15. Yan. So,
aside dun sa dalawang classes na ilo-launch namin, meron pa kaming pa-sale, di ba? Pre-Christmas sale para sa inyong lahat nating mga ano students. Yan. September to Remember, o, di ba? May 20% on all classes, September 15, all right? So yeah. Starting buong araw po ng September 15, simula 12 midnight hanggang sa 11:59 September 15 Manila time. Yan, meron tayong sale. 20% off on all classes. Okay, diba? Including tong dalawang class ni ano ni Chef Chef Ellie. Ayan, yes. Tamang-tama. Guys, ready na yung ano ha, ready na yung pambenta natin sa Christmas. So, really no excuses. Sa TBA no excuses, 'di ba? Ganun. Ginagawa niyo. One day lang to, guys, ha. Oh, yun lang. One day lang. Palampasin. One day Manila time. So, we will be starting later at 12 pagpatak ng 12, sale na, hanggang 11:59 ng yes. September 15. Correct. Yan. So guys, ano pang inaantay nyo? Ayan na. Ano na guys? Punta kayo doon sa website namin. Ha? At simulan nyo na yung pag-a-add to cart. So ngayon pa lang, mamili na kayo ng mga classes ninyo. Yung iba, nasa wish list na nila, yung kanilang mga classes. So, it's time na para i-check out nyo yung mga nasa wish list ninyo. Alright? Ayan. So, pre-Christmas sale, 20% off on all classes all day ng September 15. Alright? Okay. Yan. Guys, yung mga iba pang questions sa comment section natin, sasagutin ni Chef Ellie. Yung iba nasagot na niya, I think. Pero kung meron pa, comment lang kayo doon and babalikan namin yan. Alright? And ano, with Chef Ellie. Okay, guys. Thank you so much for tuning in. And yan, simulan nyo na ang pag-add to cart. Okay? Thank you, everyone. Bye. Thank you, Steph.